Ito ay ang kwento ng isa sa mga pinakamalalang krimen sa China. Noong August 2009, si Li Hao, isang 35 years old na may asawa at isang bagong silang na anak, ay bumili ng bahay sa Luoyang City sa China. Sa unang tingin ay aakalain mong simpleng padre de pamilya lamang si Li na gusto mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, kahit na ang kanyang asawa, na meron pala itong maitim na binabalak sa kabinili nilang bahay. Matapos mabili ang bahay ay nagawa si Li ng isang dungeon sa ilalim ng nasabing bahay. Nagkukay ito ng isang tunnel at naggawa ng isang dungeon sa ilalim ng kalapit nilang building halos isang taon bago niya ito natapos. Isang gabi ay napunta siya sa isang KTV bar at kumuha ng isang bayarang babae, si Zhang Xuan, na noon ay 18 years old pa lamang ang kanyang naging unang biktima. Napapatig ni Li si Xuan na sumama sa dungeon at ayon dito ay babayaran niya ito ng malaki. Pumayag ang dalaga sa gusto ni Li na makarating sa dungeon ay kinulong ito ni Li sa maliit na kwarto na kanyang ginawa. Nang sumunod na buwan ay may isang bayarang babae na naman siyang nadakip. Ito ay si Duan Mumu na nagtatrabaho din noon sa isang KTV bar. Ikinulong ni Li ang dalawang babae at sapilitang ginahasa ng paulit-ulit habang kinukuhanan ng video ang kanilang pagtatali at binebenta ito sa mga online porn site. Walang magawa ang dalawang babae dahil kahit ano sigaw nila ay walang nakakarinig sa kanila. Sinasaktan at tinatakos sila nito pag hindi nila sinunod ang mga gusto nito. At hindi din niya ito pinapakain araw-araw. Noong December 2010 ay nadakip ni Li ang kanyang pangatlong biktima na si Zhang Mumu. Nakatulad ng mga naunang babae na si Zhang ay isa ding bayang babae na nagtatrabaho sa isang KTV bar. Noong March, May at July 2011 ay nakadakip pa siya ng tatlong babae at ang pinakabata ay isang 16 years old. Sapilitan niyang hinahalay ang mga ito isa-isa at kinukuha ng video upang maibenta sa online porn site. Ang isang video na may haba ng 30 minutes ay binibenta niya ng 50 yuan at ang isa naman ay may haba ng 50 minutes ay 100 yuan ang presyo. Nakapaloob sa video ang mga hindi makataong panghahalay na ginagawa niya sa mga babaeng ito. At pinipilit din niya ang mga ito na makipagtalik sa isa't isa habang kanyang kinukuha ng video. Ang anim na babae ay walang magawa kundi sumunod sa gusto ni Li dahil pag hindi sila sumunod ay sinasaktan at tinatakot na papatay niya ang mga ito. Sa loob ng dalawang araw ay isang beses lamang pinapakain ni Li ang mga ito upang manghina at mawalan ng lakas para siya ay takasan. Halos dalawang taon nakakulong ang mga ito sa dungeon na ginawa ni Li. Ang ilan sa mga babae ay na-brainwash na ni Li dahil na din sa patuloy na pananakot na ginagawa nito. Kusang loob na nilang sinusunod ang mga utos ni Li. Isa sa mga babae ang pinakabata na si Kai ay nabuntis. Pinapatay ni Li sa mga babae si Kai at pag hindi ito sinunod ay sila ang papatay nito. Sinunod ng mga babae ang utos at pinatay ang 16 na anyos na dalaga. Inilibing ni Li ang katawan ni Kai sa mismong kwarto na tinutulugan ng mga ito at bago nila ito patayin ay sapilitang pinakain ng dumi at hihi ng tao ang kawawang dalaga. Ito ay kanyang ginawa bilang isang halimbawa pag sinuway siya ng mga ito. Dahil na din sa pang-brainwash ni Li, ang dalawang babae na sina Duan at Zhang ay napapayag ni Li na ibenta sa ibang lalaki sa halagang 700 yuan. Dinala niya ito sa isang hotel sa Luoyang upang kitain ang lalaki na bumayad sa mga ito. Nang sumunod na gabi ay sinama ni Li si Mao, isa sa mga babae. Ngunit hindi katulad ng naunang dalawang babae ay tumakas si Mao nang makakita siya ng pagkakataon at nagpunta sa police station at sinumbong ang pagdukot at panggagahasa pati na din ang pagpatay ni Li sa mga babaeng kinidnap nito. Nang magtungo ang mga pulis sa bahay at sa ginawang dungeon ni Li ay nakita nila ang tatlo pang mga babae na nakakulong sa isang madilim at mabahong kwarto. Ayon kay Mao, ay may dalawang babaeng pinatay at inilibing ito sa mismong kwarto na iyon. Isa na dito si Kai na kanilang pinatay. Ikinuwento lahat ni Mao ang nangyari sa mga pulis. Ngunit hindi naabutan ng mga pulis si Li sa kanyang bahay at nagtungo sa kapatid nito na pwede nitong pagtaguan at doon ay nadakip nila ito. Agad sinampahan ng kasong kidnapping, rape, prostitution at murder si Li at nahatulan ng kamatayan.
Ang apat na babae ay kinasuhan din ng murder dahil na din sa pagpatay nila sa isa sa kanilang mga kasamahan. Ngunit naging mababa lamang ang naging sentensya nito dahil nagawa lamang nila ang pagpatay dahil sa pananakot ni Lee. Ayon sa mga pulis, ang sabi ni Lee ay hindi alam ng kanyang asawa na ito ay may dungeon na ginawa sa ilalim ng kanilang bahay. At sa tuwing magtutungo doon ay sinasabi nitong nag-o-overtime siya sa kanyang trabaho. Noong January 21, 2014 ay binitay si Lee. Hindi naging maingay sa media ang kaso dahil ayaw ng mga pulis na kumalat ang tungkol sa kaso ni Lee Hao dahil ang pinangyarihan ng krimen ay hindi nalalayo sa police station. Pinagbabawal ng mga pulis na ilabas ang kaso sa media at tinaguri ang itong state secret. Ngunit may isang reporter ang naglabas ng kaso sa media at agad itong hinuli at kinulong ng ilang buwan.